Isang magandang araw sa ating lahat mga kababayan ko. Welcome back sa aking munting YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking munting channel mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe, like, comment, at paki-share na rin itong video mga kababayan. Maraming salamat po. God bless. Nagpapasalamat pa ako sa lahat ng mga subscribers at sa lahat ng mga viewers. Pati na rin po sa mga silent viewers ko dyan, maraming salamat po sa lahat ng suporta niyo sa aking muling YouTube channel. Regito rito ng Isuzu Jeep na pampasada diyan Pasig kaya po. Naghalo po yung langis sa tubig. Napunta dito sa regito yung langis niya. Ibig sabihin, sira yung cylinder gasket o kaya yung oil cooler, kaya yung langis na punta sa radiator. Tara mga kababayan, samahan nyo ako. Panoorin nyo kung paano ko linisin o kaya tanggalin yung langis sa loob ng radiator. Tara mga kababayan, umpisa na natin.
isa sa dahilan mga kababayan kung bakit naghahalo yung langis sa tubig. Kaya napupunta dito sa radiator kasi sira na yung cylinder gasket. O kaya yung oil cooler, yung pinaka-uring niya kapag sira na yung mga kababayan. Doon dumadaan yung langis. Kaya napupunta dito sa radiator. Kapag yung radiator nyo mga kababayan, yung tubig ay kumukulo-kulo na at mayroon na siyang bula-bula, kaya yung tubig ay bumubulwak, isa yan sa sinyalis na yung cylinder gasket nyo mayroon ng singaw, kaya nagkakaroon siya ng hangin. Yun ang sinyalis na kababayan na mayroon ng singaw yung cylinder gasket. Kapag lumala yung sira ng cylinder mga kababayan, ganito ang mangyari sa radiator nyo. Papasok na yung langis dito sa radiator. Kapag pinaandar mo mga kababayan yung makina, pag bumulwak yung tubig na parang fountain, isa yan sa sinyalis na mayroong singaw yung cylinder gasket, kaya siraan na. Habang hindi pa malala, para hindi na madami po itong radiator, pagawa na agad. Ginagamit ko dito panguwas mga kababayan ay gasolina para tanggal agad yung langis. Pwede naman kababayan yung diesel o kaya yung kerosene. Dahil lang ginagamit ko talaga gasolina. Kaya lang mga kababayan, pag ikaw ay gagamit ng gasolina panguwas dito, kailangan malnawan mo sana maigi kasi pag pinaanoy mo ng apoy liliyak. Kailangan paggagamit ka ng gasolina, babalawin mo siya ng mabuti. Shoutout sa lahat ng mga solid subscriber ko dyan at sa lahat ng mga viewers, silent viewers. Maraming maraming salamat po sa patuloy yung suporta sa akin yung YouTube channel. Shoutout din sa lahat ng mga bayangin natin mga OFW. Maraming salamat po sa suporta. Yung mga bago pa lang sa akin yung YouTube channel,
paki-subscribe, like, and share na rin mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po. Pagkatapos ko linisin isa-isa yung mga tubo ng radiator, mga kababayan, mabalawan natin ang mahigit para hindi tayo lumiyap.
Pagkatapos asimbulin yung radiator, mga kababayan, huwag natin kalimutan lagyan ng tubig. Kaya iligtas natin para sigurado natin na wala siyang butas. Kung maaari, lagyan natin ng hangin o kaya pressurize para siguraduhin talaga na wala talaga siyang butas. Ayan mga kababayan, wala siyang butas o kaya leak. Natin yung mga kayuping saray kasi napaka importante po ito na tuwid yung mga saray para yung hangin po tagusan. Maganda yung higop ng hangin ng ilisin ng radiator kapag unat-lat yung mga saray. Thank you.
ayun mga kababayan, hanggang dito na lang ang aking video. Kung nagustuhan nyo, paki-subscribe na lang, like, comment, at paki-share na rin mga kababayan. Hindi, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.